Lagi ko itong sinasabi na sa mundong ito, walang permanente. Gaya ng isang magarbong department stores noong araw, taong 1930s. Kaya kung mahilig ka sa history at nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang bell icon para updated ka sa mga upcoming videos. Also, please subscribe to my second YouTube channel, ang Air Cinema, and Facebook ka YouTubero. Sa mga nagtataas ang mga modernong struktura sa Binondo, may ilan na napag-iiwanan na ng panahon. Maswerte ang mga nare-restore pero malas naman ng mga nagibana. Mga pamanang nagsakripisyo upang itayo ang makabago at modernong struktura. Sa kahabaan ng One Lunay Street, may isang magarbo, sosyalin at sikat noon dahil sa kakaiba nitong disenyo at dahil sa mga itinitinda nito noon. Bago pa magkaroon ng SM Supermall era, may isang malaking shopping store sa Maynila during 1930s. Walang iba kundi ang Aguinaldo's Department Store na nakatayo sa kahabaan ng One Lunay Street. Ang istruktura ay makikita pa din ngayon na may katipunero at Liberty statues. Pag-aari ito noon ng Leopoldo R. Aguinaldo and Company. The store was one of the posh department stores in Manila. The company started on July 4, 1921 and inaugurated the Aguinaldo Institute of Hair Science, which include makeup and beauty culture curricula at meron itong anim na palapag. The Aguinaldo's department store sold footwear supplies, women's accessories, dress trimmings, men's furnishings, household furnishings, Coleman lamps, toys, novelties, giftwares, and hair waving machines. In 1938, they opened branches in Dagupan, Baguio, and Ermita. Hello everyone, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay araw ng Thursday, July 7, 2022. And ang oras natin is mag-alas 8 pa lang ng umaga. So, bali nandito tayo sa Escolta Parking. Dito nga sa taas, sa rooftop. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo yung view natin mula dito sa taas. So, yan yung Jones Bridge. Ayan. Tapos yan yung Manila Post Office Building. Tapos doon Santa Cruz Bridge. Ayan. So dito naman sa side na to, ito tayo dito para makita nyo yung surrounding natin. Lang, natutuwa lang ako dito sa rooftop na ito. Tapos dito, Escolta. Ayan. Dito Plaza Moraga, yung kulay blue na 'yan, 'yan yung lumang Insular Life Building, tapos Uy Chaco Building. 'Yan. Ito BPI na ito eh.
Ayan. Okay. So, ngayong araw ng Thursday, puntahan natin yung Aguinaldo's Department Store. Ito yung very posh na department store noong araw. And pakita ko sa inyo kung saan siya located. Tara! Okay, so nandito nga tayo sa Juan Luna. So lakad tayo hanggang dun sa may dulo. Bankiat Building 2. Okay, dun sa mga ayaw yung ganitong lakad, kung gusto niyo yung nandun na kaagad tayo sa kung ano yung topic natin, pwede nyo namang skip ito. Libre namang mag-skip. So kaya natin din ito ginagawa ay syempre para nakakapag-tour din tayo. Mariano Limyap. Niyo. Ito yung marker. Mariano Limyap 1856-1926. Alam niyo guys, itong mga ganitong marker, hindi kasi ito basta lang ilalagay ng ano ng Historical Commission of the Philippines. Ayan, hindi yan yung pag nakita nila, ah, ano na to, ah, 50 years old na to, historical building na ito, lagyan na natin ng marker. Hindi kasi ganun. Actually, yung marker na yan, ina-apply yan ng mismong may-ari ng property. Tapos, ang pagkakaalam ko, may bayad siya. Kung di ako nagkakamali, na nasa 100,000. Less or more than 100,000. Mga ganon. Doon sa mga nakakaalam, comment kayo guys kung tama ako. Ayan. So, ulitin ko lang lahat yung marker na yan. Yung nakikita natin sa mga lumang building. Hindi yan basta nilalagay ng Historical Commission. Kailangan i-apply mismo ng may-ari ng establishmento bago yan ilagay. Okay? About dyan sa mga wiring na nakikita natin na yan, actually totoo, tama nga kayo, nababasa ko yung mga comment nyo, masakit sa mata. Pero alam nyo ba,
Naayos na kasi yan, nabawasan na. Hindi na yan kagaya dati na sobrang dami. Diba? Ayan. Tapos, yung mga lumang building, and kailangan na talaga siyang linisin o papinturahan para mas kaaya-aya naman siyang tignan. So, nandito na tayo sa tapat ng Binondo Church. Ayan. So, itong nilakaran natin, ito pa rin yung Juan Luna. Okay, hanggang dun yan sa dulo. Ang labas niyan, Recto Avenue, tapos Divisoria. Ayan. Okay. Tawid tayo. So malapit na tayo dun sa Aguinaldo's Department Store. Konting ano na lang. Konting tumbling na lang. Grabe no, ang luwag sana ng kalsada no, kung walang mga nakapark dito. Malapit na tayo. Malinis, 'di ba? Napakaluwag. Napakaluwag na talaga ng Juan Luna. Hindi na siya talaga kagaya noon. Eh malaki talaga 'yung nagawa ni Mayor Isko Moreno dito sa lungsod ng Maynila. Eh sana ma-maintain ito. Sana ma-maintain talaga. Hindi lang siya ngayon. Ayan na, nakikita ko na siya. Ayan na siya guys, oh, sa may kanan natin. Ito. Grabe, puro halaman na yung fasad. Ayan, ito na yon. Okay, so welcome to Aguinaldo's Department Store.
Okay? So kung makikita nyo dyan sa facade ng Aguinaldo's Department Store, merong Liberty. Tapos ito, KKK. So meron pa rito sa side na to. Ayan. Okay, so ulitin lang natin ano. Ito yung Juan Luna. And grabe. Na-imagine nyo ba guys kung gaano kaganda itong building na ito nung araw? Kasi ngayon pa lang makikita mo talagang magaro eh. Magaro yung structure. Ayan, napakaraming details. Diba? Yun nga lang, pangit siya ngayon kasi luma na nga. Tapos hindi na siya naalagaan, hindi na na-restore. Ayan. Sana ma-restore ano, sana maayos itong building na ito. So nakikita niyo yung sign, Marvel. Sila na kasi yung may-ari ngayon ng building na ito. Halika na. Darling, it seems it's now or never, so just get lost in love, lose all sense of doubt and all.